Papagpalang araw ulit ng Martes, mga kaagri, mga kaprepper, mga kamais. Ayun po, Tuesday po ngayon at tinecheck natin itong resulta nung pinang-spray natin itong sweet pearl dito sa baba ng tulay. Ayun po, so nung Friday, nispray po natin ito. Ito po yung mga alas 3 hanggang 5:30 ng hapon. Ayan po. Makikita po natin yung itsura ng mga dahon niya na sobrang kan, grabe. Karamihan, butas-butas po. Ayan po. At medyo delikado na yung status ng mais natin dito sa video na to. Nag-spray ko. Friday po yan. Ayan guys, so ang ginawa ko po dyan, pre-button po ang ginamit natin. Kada 16 liters ng knapsack is equivalent is naglagay ako ng 45 to 50 ml ng pre-button. At pag nilagyan mo ng gamot yung sprayer, kailangan haluin ng maigi, alug-alugin ng maigi para maging concentrated po yung gamot. At after po ng 4 days, ayun po, Tuesday na po ngayon, at ito na po itsura ng resulta ng pinang-spray natin nung Friday. Yan po guys, at medyo naginawaan na po yung isip natin dahil awa ng Diyos is naagapan naman natin yung pag-atake ng cow. Ayan po, so mas malaki na po yung kaibahan nung Friday at ngayong Tuesday po. Nakita nyo po yung video kanina dun sa nag-spray out. At compare po ngayon, ayun na po siya. Sa ating mga nagtatanim o magsasaka, parang pan na kasi ito. Ang ginagawa natin dito sa mga pananim natin, kailangan talagang maalagaan para ang balik din sa atin, magkaroon din tayo ng reward pagka sineryoso nating alagaan ang mga pananim natin. Ayun guys, so okay naman na. So far, okay na po yung talbos ng mga mais natin. Awa ng Diyos is sana, hopefully, na bigyan tayo ng blessing at ani naman dito sa ako. Kasi nung nakaraan, grabe po, natalo tayo dito sa area na to. Banda po doon yung Nirvana, tapos dito naman po yung sweet pearl. Dalawang variety po ito, kasi sinagis po sa atin ni Leymar na pamangkin natin. At try mo yung... I-try nyo, Kel, yung Nirvana kasi mas malalaki ang bunga niya. So, trinay po natin. Hopefully po. At ngayon, first time lang natin mag-try ng Nirvana. Sana makuha natin yung golden natin na magandang ani. Ayan guys, so ito po. At namumulaklak na po. Sa mga paisa-isang namumulaklak na. Lumalabas na po yung bulaklak. Sa Ilocano, agdawan. Dawa kasi ang tawag sa Ilocano sa amin, ang bulaklak na mais. Pag sa bunga naman, salapi. Pag salapi, namumunga na. Kasi yan po, pag ganyan na po yung bulaklak, ibig sabihin nagbubuntis na po ito. Sumasabay din po yung nagbubuntis yung mais pag lumalabas na pong bulaklak. Ayan guys, so... kung may mga katanungan po pala kayo, mga kaagri, mga kamais, mga mahilig po magtanim ng sweet pearl, mga puti, ganun din po sa yellow corn, o yun, sa pag-control ng uod po, pwede po tayo makatulong dyan kung may mga katanungan po kayo. Ayan guys, so good thing nito, basta importante, pagka malala na yung pag-atake ng cow, gamit na po tayo ng systemic insecticide. Ito po yung pre-button, isa dyan po yung yoval. Kasi mga kan po yan, mga systemic po. Basta marami mo namang pong klase ng gamot na binibenta sa labas na systemic. Okay naman po yung non-systemic, kaso lang po. Mas matagal po kasi ang effect ng systemic dahil na-absorb po ng sistema ng itong pananim natin. Ayan guys, so medyo makakalayo na tayo at hanggang dito muna, hanggang sa muli ng mga next video natin. God bless po, mabuhay tayo lahat ng mga natin. Salamat po.